ang headlines on history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord, ano bang ating dyan? 24 anibersaryo ng pagpanaw ng tinuturing na Grand Old Man of Philippine Art. Isa sa mga pinakamahalagang pangalan sa kasaysayan ng sining sa Pilipinas. Siya si Fernando Amorsolo. Sa kanya mga matitingkad na canvas raw, maaaninag ang natatanging liwanag ng araw na Pinoy na Pinoy. Sinag sa mga eksena mula sa ating kultura at kasaysayan. Siya ang kauna-unahang tinanghal na pambansang alagad ng sining o national artist noong taong 1972, apat na araw matapos ang kanyang kamatayan. Bagamat pinanganak sa Paco sa Maynila noong 1892, ay lumaki siya sa Daet, Camarines Norte at nagkamulat sa mga kritikal na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. At nagkaroon ng kuya na sumapi sa rebolusyon laban sa mga Espanyol. Namatay ang ama ni Fernando nung siya'y 11 years old pa lamang at lumipat ang kanilang pamilya sa Maynila. Naging assistant si Fernando ng tanyag na pintor na si Fabian de la Rosa na nagbigay sa kanya ng unang-unang mga formal na leksyon sa pagpipinta. Naging working student at nagbenta ng mga sketch ng halagang 15 sentimos at noong taong 1914, ay naging bahagi ng pinakaunang graduating class ng School of Fine Arts ng University of the Philippines. Nagsimula na siyang makilala sa mga sumunod na taon at pinadala pa ng negosyanteng si Don Enrique Zobel para mag-aral sa Academia de San Fernando sa Madrid noon. Sa Europa, nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang mga tanyag na obra maestra nila ng gaya nila Goya, Monet, Manet, El Greco, Diego Velázquez at iba pa. Bagamat mahusay ang pagkakapinta sa yabong at makinang na diwa ng kanayon ng Pinoy, ilang kritiko naman ang pumupuna sa tila pang turistang postcard na kariktan ng mga ito. Pero ang madalas makalimutan ng marami ay ng World War II, ang mga maliliwanag na likha ni Amorsolo ay nabahira ng dilim nang ipinta ang ilang mga eksena ng trahedya at pagluluksa. Nga pala, mga paps, si Amorsolo rin ang isa sa mga kinikilalang naunang comics artist sa bansa. At, mga paps, sa lahat ng mga manginginom dyan, alam nyo ba, yung drawing sa pabalat ng sikat na gin, yung anghel na pinapatay ng demonyo. Aba, magbigay tagay, magbigay pugay kayo sa marka demonyo, kay, magbigay pugay tayo lahat, kay Fernando Amorsolo. At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita.